Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo at umahon pa Jerusalem si Jesus. Natagpuan niya sa patio ng templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga nakaupong tagapagpalit ng pera. Kaya gumawa si Jesus ng panghagupit mula sa mga lubid at ipinagtabuyan ang lahat mula sa templo, pati ang mga tupa at mga baka, at isinabog ang pera ng mga tagapalit sa pagtataob ng mga mesa. At sinabi niya sa mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo ang mga ito, huwag na ninyong gawing bahay kalakalan ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang nasusulat, "Naglalagablab sa akin ang malasakit sa iyong bahay." Sumagot ang mga Hudyo, "Anong tanda ang maipakikita mo sa amin? Ano ang magagawa mo?" Sinagot sila ni Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at ibabangon ko sa 3 araw. Sinabi naman ng mga Hudyo, "46 na taon nang itinatayo ang templong ito at ibabangon mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templo ng kanyang katawan ang tinutukoy ni Jesus." Nang bumangon siya mula sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. Kaya naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Gibain ninyo ang templong ito at ibabangon ko ito sa 3 araw. Ang isang diosesis o archidiosesis ng Iglesia Katolika ay karaniwang pinamumunuan ng isang obispo. Ang pangunahing simbahan sa isang particular na diosesis o archidiosesis ay tinatawag na katedral, kung saan ang obispo ay karaniwang naninirahan dito. Ang obispo ng diosesis ng Roma ay ang mismong papa, at ang opisyal na katedral niya ay ang Basilica ng Laterano. Dahil dito, tinagurian itong Omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis, Mater et Caput, ang ina at ulo ng lahat ng mga simbahan sa Roma at sa buong mundo. Ganun paman, ang kapistahan ng dedikasyon ng Basilica ng Laterano ay nagpapaalala sa atin higit sa lahat na ang tunay na simbahan o templo natin ay walang iba kundi si Jesus mismo. Bilang anak ng Diyos, nakakatagpo natin ng ganap at buong-buo ang Diyos sa pamamagitan niya, kasama niya, at sa kanya. Pagsasagawa. Ang buhay pamilya ay para ring pagtatayo ng isang simbahan kung saan dapat napapalapit sa Diyos ang bawat isa. Tandaan ang paalala ni Pablo, mag-ingat lamang ang bawat isa kung paano siya nagtatayo. Hindi pwedeng mailagay ang isang naiibang pundasyon maliban sa nailagay na si Jesucristo.